Everybody get your fucking hands up. Welcome back mga kaibigan at welcome ulit dito sa ating channel Bombastic Audio Electronics. Okay, sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, okay bro, subscribe na kayo para updated po tayo sa mga bago nating video lagi ano. Okay, so yung topic po natin sa ngayon ay tungkol sa ugong ano. Pagka nagbo-volume tayo sa amplifier, okay naman ano, malinis naman ang tunog. Okay, so may ugong, pero sa kabilang channel po, walang ugong, ano? So, ayan, no? Malinis sa kabilang channel, kahit i-off mo yung volume, wala siyang ugong. So, malinis sa kabilang channel, ngayon, sa kabilang channel naman, yan, may ugong, ano? So, minsan, mahirap talagang hanapin yung ganyan, ano? So, minsan kasi mga kaibigan, nagkakaroon ng parang interferensya ano, sa ano natin or merong ano talaga sa speaker relay minsan ang kadalasang problema. Ano, merong konting adjustment na gagawin. Although wala namang problema yan, so ang ano lang yan, pag nilagyan mo na siya ng speaker protect, doon na magkakaugong ano. So ito po ngayon na try natin ano mga kaibigan. So kukunin ko lang yung stand natin ano para mapaliwanag ko din sa inyo ano. Okay, so andito na yung stand natin ano. Okay, so ilalapit ko lang sa speaker para marinig niyo yung ugong ano mga kaibigan, kung anong klaseng ugong. Although naka-off na yung volume natin ano. So anong ugong yung maririnig natin? So, ganyang ugong ang maririnig, ano? So, paano natin na ma-minimize yung ugong na yan, ano, mga kaibigan? Okay, so, ngayon yung mapakita natin, sisilipin muna natin sa oscilloscope, ano, mga kaibigan? So, ilalagay natin yung ano natin. So, ang unang sisilipin natin ay, itong good channel ano. So kung makikita niya dito yung speaker line. Yan. So magpi-play tayo ng tone generator ano para makita natin yung waveform ng sine wave ano mga kaibigan. Then after na maggawa natin to kahit wala naman kayong oscilloscope. So makukuha niyo na rin, gayahin niyo lang yung technique ano. Okay, so volume muna tayo, ano? Okay, so volume natin para makita natin yung sine wave. So lipat muna natin yung speaker doon sa walang ugong, ano? Lipat natin yung speaker. So ayan, ha, tahimik yung isa, ano, mga kaibigan? So ayan, volume natin to, ano? Volume natin yung walang ugong. So, dito siya nakakabit sa dulo na pula. So, walang ugong dito, ano? So, kung makikita niyo yung sine wave. So, makinis naman, ano, mga kaibigan, sa palitin natin. So, okay naman, ano? Ayan. So, ang ano kasi natin, arrange natin ay, kung makikita niyo, ay times 1, ano? So, talagang kunting distortion masisilip niya, ano? Kung makikita nyo nga, meron pa konti, ano? Meron kunting-kunti, pero halos hindi na kasi, ano na lang yan, millivolts na lang siya yung range natin. So, hindi na maririnig yung gano'n, ano? So, meron talaga kunting distortion kahit tumutunog. Pero pagka
ilakas na natin yan. So, makinis na siya, no? Pag habang nilalakasan, mas kumikinis. So, pag mahinang mahina, makikita mo talaga yung distorsyon. Depende sa magiging range, ano? So, katulad nga yan. So, kung itingnan mo naman yung waveform niya, na, ano naman siya, ano? Ayan. Kung titingnan mo naman yung waveform niya, ano naman, sine wave naman siya. Although may kunting ano lang, ano, parang medyo magaspang konti. Pero hindi ganun. Hindi ganun kagaspang, ano. So, yung ganyan, wala siyang ugong, ano. Ayan, o. So, kahit hindi natin lagyan ng speaker, ayan, angat natin. So, ayan. So, normal talaga siya. No? So, normal lang yan kasi nakaano tayo. Times 1 lang tayo. Then, ayan. So, mayroong konting-konti. Pero, ayos lang yung ganyan. Ano? So, normal yan. So, ipapakita ko sa inyo yung may distortion. Ano? Yung kabilang channel. Lipat natin. Ito yung may ugong. Ano? So, yan. May nerneg yung kanina. Mayroong bump, mayroon talaga, ano. So, yung isa tahimik, ano. So, ito mayroon. Tingnan natin yung waveform niya, ano. Lipat ko muna yung oscilloscope natin, ano. So, yan yung waveform niya. Kung makikita niyo, may parang ano, may parang bulating gumagalaw-galaw. Yan, oh. So, lakihan natin para makita. Kung makikita niyo, may gumagalaw talaga na gumagapang. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Dito na. Oh. Andiyan, oh. Ayan, oh. Umaakit na naman siya, oh. So, yan yung humming. Yan yung wala doon sa isa, no? So, paano natin yan maililess or maano? So, ang problema kasi niyan, mga kaibigan, ano? Ang problema nito ay nasa ano lang, ano? May distortion dito sa speaker protect, ano? So, ang gagawin lang natin dyan, so, solusyonan na lang natin kasi nakasit up naman na yung wiring. So, kasi kung maglalagay ka ng yung ganyang ugong, kahit maglalagay ka ng ground at ilipat-lipat mo yung ground, ano? So, hindi mo talaga mahanap, makuha yung, hindi mo makuha kung saan ang gagaling yung ugong, ano? Kahit pag baliktarin mo na yung ugong sa volume, sa ground, sa power supply, to chassis. Yung ground blow, iayos mo na. So, ganun pa rin, ano? So, ang gagawin natin dyan, yan, mairinig nyo, may ugong yung konti, ano? Okay, so, pinatay ko muna, yan, wala nang naririnig na ugong, ano? Kasi patay na eh. Ngayon, nagagawin natin mga kaibigan, yung positive line. Ito yung positive line papunta ng rectifier ng supply sa speaker protect. Ano? Yung positive line niya, lalagyan po natin ng 33 ohms. Ano? 33 ohms. Bago mag-rectifier. Okay. So, saka natin lagyan ng 'yung technique lang po ano, mga kaibigan. Pero may solusyon naman 'yan pag trouble-shot 'yung ano, no. Pero kadalasan kasi hindi nagma-match kasi tinutuno rin 'yan eh. Parang anong nangyari diyan, parang nagiging out of phase ano. So, ni-try ko nga baliktarin 'yung baliktarin yung why ano ng transformer, so ayaw din ano, so hindi siya pwede rin ano, so hindi rin nag-work. So try natin lagyan ng resistor ano bago mag-rectifier. Yan, so naglagay ako ng resistor bago mag-rectifier diode ano. So sa AC pa lang ako naglagay ng resistor ano, so yun na yun, magiging supply niya na yun sa speaker protect. So, tingnan natin ano na yung magiging waveform niya, ano? Una natin. So, may ugong pa ba? So, wala na tayo narinig na ugong, oh.
Wala na tayo narinig na ugong kahit kunting-kunti, wala. So tingnan natin yung waveform na may bulating tumatakbo kanina. Okay, so kabit muna natin yung ano. Kung silipin natin yung bulati kung mayroon pa bang tumatakbo na sine wave, ano? Tagal mag-focus. Ayan. So, kung makikita niyo mga kaibigan, wala na yung tumatakbong ano, no? Wala na yung tumatakbong bulate. So, may kunting gaspang lang siya, pero wala, yung tumatakbo wala na, no? So, pag nilakihan pa natin, so, mas lalong wala na, mas gumagwapo na yung AC waveform ng amplifier, no? So, pag hininaan natin yung ano yan, zero na, wala na. No? Zero volts RMS na tayo. So, wala rin ugong talaga, no? So, try natin lumapit sa ano, speaker. So, halos wala na talaga, no? So, hindi katulad kanina, kahit nandito tayo sa pwesto natin, dinig yung ugong, ano? So, ngayon, wala na at kumiinis na rin sa sine wave natin, ano? So, ayan lang isa sa mga technique, ano, mga kaibigan, para sa mabilisang paraan, ano. So, kung hindi niyo makuha sa mga grounding, ano. So, ako kasi nag-try din ako muna kanina. So, ako kasi kapag may kunting ugong, ano, hindi ako mapakali, hindi ako, ano, satisfied sa ganun, ano. So, ang pinaka-the best, i-disable niyo muna yung supply sa speaker protect, ano, kung mawawala ba yung ugong. Ano, kasi mayroong time iba yung pinanggalingan ng ugong sa oscillation naman, ano, or for contact yung grounding mo. Okay, so may iba ring paraan sa paglalagay ng ground dito, ano, yung paglalagay ng resistor, ano. Ayan. So isa rin sa mga paraan yan, ano, pero hindi rin siya masyadong umubra, pero malaki rin ang tulong niyan, ano. Yung naka-ground tayo sa heatsink from volume, ano. Ayan. So, napaka-importante rin yan. Pero mas effective ito kapag kayong mga ugong. Ginagawa ito kapag kayong ugong, yung left malinaw, so yung right maugong, ano. So, ito yung pinaka-the best technique. So, yan nga. Wala na tayo makitang ugong sa, ano, no? Sa sine wave ng, ano, natin. Ano, ang ganda na lang AC niya, ano. Although naka-times 1 lang yung range natin, so dapat kitang-kita talaga yan. Kasi pag i-times 10 natin yan, mga kaibigan, pag i-times 10 natin yan, hindi na natin makikita yan. Ayan. Kasi hindi na natin makikita yan. Ayan. Mas kuminis na yung waveform AC niya. So, yung ugong na rinig nyo na yan, ayan, ayan, 60 hertz, ayan, ha? 60 hertz tone generator kasi yan. Gumamit tayo ng tone generator, ano. So, baka sabihin nyo, yun yung ugong. Ngayon, pagka binalitan na natin ng tugtog yan, ano, so play tayo. Okay, so play tayo para marinig natin yung quality. The City of Remix. So, ayan mga kaibigan. So, napakatahimik na, ano. So, kung tahimik yung kabilang channel, so, same na sila ngayon. Wala nang ugong, ano. So, napakaganda na. Maganda makinig ng sounds kapag kayong smooth na smooth. Wala kang marinig na ugong, ano. So, yan ang pinaka-the best setup. So, ayan, 33 ohms lang ang magiging solusyon. Ano. So, yeah! Okay, so yun lang po ang masishare ko about mga amplifier na umuugong. Ano?
Okay. Salamat at God bless po.